Hello, hello, hello. Napakagandang buhay po sa ating lahat. Magandang araw po. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa aking channel at sa patuloy po niyong suporta sa panunood po ng aking palabas. Maraming maraming salamat po. Meron po tayong napaka-importante na topic ngayon. Ito ay ang mga benepisyo na makukuha natin sa Ampalaya. At alam nyo ba, nakaramihan sa atin ang hindi kumakain ng ampalaya dahil sa lasa nito. Nawala pala tayong alam na sobrang dami ng benepisyo na nabibigay nito sa ating katawan. At ayon sa USDA, meron ito 100 na gramo ng ampalaya, meron tayong makukuha na 34 na kaloris. At meron din nito 13 milligram ng sodium. Meron din 602 na gramo ng potasyum. At hindi lang yan, meron din siyang 7 gramo na total ng carbohydrates. At meron din 3.6 gramo na protina. So, imagine, marami pala tayong makukuha at lalo na hindi lang sa gulay kundi sa kanyang katas o juice. So, ang pinakauna dito ay nagpapababa ng glucose or nagmi-maintain din ito ng ating blood sugar level. So, tungayan natin sa ating pagre-research. Meron tayong tutunan sa ating pagre-research dito. Napakarami pala nitong mga benepisyo. So, ayan. According sa WHO or World Health Organization, nakapag-estimate sila ng 382 milyon na tao worldwide ay nag-suffer sila ng sakit na diabetes. At alam nyo ba, ang ampalaya ay meron siyang meron tayong makukuha sa kanya na insulin-like compound na ang tawag dito ay polypeptide P or P-insulin na makakapag-control ng diabetes naturally. So, ayon sa pag-aaral na nilathala ng journal Ethnopharmacology, mayroong 4 na linggo na clinical trial na nagpapakita ng 2,000 na milligrams ng ampalaya na pagkinain natin ito araw-araw, ang pasyente na may diabetic ay bumaba ang kanyang blood sugar level. At ayon din sa Journal of Chemistry and Biology, it give evidence regarding the fact that ang ampalaya, pag nag-intake tayo, nag-increase tayo ng kain or ng juice, ng pag-inom ng juice, ay nakakapag-improve ng glycemic control na nandyan sa ating glucose. Kaya ang mga tao na may mga diabetic, kailangan nila uminom or magtake ng hypoglycemic drugs
may even be required to alter the dosage of their drugs if they consume Better Melon or Ampalaya. Ayan. So, dapat araw-araw natin itong, lalo na sa mga nangangailangan dyan, lalo na sa may mga diabetic. So, ayan, tested and proven according sa Journal of Chemistry and Biology. Kailangan lang nating uminom ng isang basong juice ng ampalaya. Ayan, kung kakayanin ba natin yan. So, ayan, isang ano pa lang yan. Isang benepisyo. Ano pa kaya ang iba? So, susunod nito ay nakapagpababa din ng bad cholesterol level. So, ayon kay Dr. Andrew Sood, Bangalore-based nutritionist ito siya. Sabi niya, Better Gourd juice is anti-inflammatory and also help in lowering the bad cholesterol level in the body. Thereby, it significantly reduces the risk of heart attack and stroke. Oh! O diba, kumain na lang tayo ng ampalaya. It also maintains the blood pressure of the body as it is rich in potassium, which absorb excessive sodium in the body. Imagine, dami pala. It is also rich in iron and folic acid, which are known to decrease the risk of stroke and keep your heart healthy. So ayan guys, narinig niya na. Nakapagpababa pala siya ng bad cholesterol level. At nakapag, dahil sa kanyang potassium at sa namimintinar ng ampalaya, ng juice ng ampalaya, ang blood pressure ng tao. Ayan. Dahil rich din ito sa iron and folic acid. So, ayan. Para din dyan sa mga low blood pressure or mababa ang blood pressure, maganda rin ito kasi rich in iron. Katulad ko, nagtitake ako ng vitamin na iron. Kaya mula ngayon, kakain na lang ako parati ng ampalaya. Ano pa yung iba? Dalawa pa lang yun. Ano pa kaya yung iba? Ay naku, para sa mga babae. At hindi lang sa babae, maging kahit kanino. Ito ay nagpapaganda ng balat at nagpapalago at magandang tingnan ng tubo ng buhok. Oh, sige, tingnan nga natin sino ang nagsabi niyan. Longing for that flawless skin, ayon kay Dr. Simran Seni from Fortis Hospital in New Delhi, suggests that Better Gourd or ang ampalaya juice has a powerful antioxidant. Ayan, dahil sa kanyang antioxidant na makukuha natin sa juice o sa katas ng ampalaya. And along with vitamin A and C, which prevent premature skin aging and diminishes wrinkles. Wow, sa gustong laging young looking dyan. Ayan, kumain at gumawa na tayo ng juice. Iano na natin yung katas niyan. Tigain ng maigi para magkaroon niya ng katas at inumin na natin. Para mawala yung mga wrinkles natin dito. Mag-looking young. It also reduces acne, aids in treating eczema and psoriasis, as well as protect the skin from the harmful UV rays. So, ayan. So, para sa gustong parating maganda ang kutis, ayan, uminom na tayo ng isang basong
katas ng Ampalaya. Pag-uwi ko dyan sa Pinas, kasi maraming ano dyan, maraming Ampalaya at mura lang. Dito ang mahal sa US. Gagawa ako ng maraming juice dito, puro lang muna gulay. Ano kaya ang susunod? Ang susunod ay nakakatulong din sa pagkawala ng hangover at naglilinis din ito ng atay. Oo. Basahin natin, ayon sa study, got too much alcohol in your system after a crazy night of partying. Ayan, kasi mahihilig tayo dyan. Lalo na yung mga kabataan ngayon, mahilig sa party. Party doon, party dyan. At yung mga kalalakihan naman, yung iba dyan ay mahilig uminom ng alcohol kahit nasa bahay lang. At hindi lang sila, kahit yung mga babae din. Minsan, pampawala daw ng stress, sabi ng ilan. Kaya guys, minsan nahihilo pag nasusubrahan ng alkohol ang ating katawan. So ngayon, nakahanda lang yung juice natin o yung katas ng Ampalaya, lagay lang sa ref at uminom ng isang baso. At ayun nga, you can get rid of a quiet swiftly by sipping some better gourd juice, which wipes out alcoholic intoxication settled in your liver. Ayan, kasi yung ano pala, alcohol. Kasi yung atay natin, siyang tagasala. Ayan, pag marami ng alcohol dyan sa atay natin, kaya pala, umaakyat yan sa brain natin, sa isip natin na parang nahihilo tayo. So yung pala, kasi lahat yan connected ang ating mga organs. So the juice cleanses your bowel as well as heals many liver problems. Ayan, hindi lang yung hangover. Pag meron tayong mga liver problem, makakatulong din ang juice nit, ang katas ng Ampalaya. This is published in the International Journal of Vitamin and Nutrition. A study concluded that a compound called Momordica carantia provide protection against liver failure by strengthening antioxidant activity. So, ayan. That is food for thought ayon sa ating makadagdag sa ating kaalaman. Ayan, ano pa? Oh, ayan guys. Ito rin ay nakapagpababa ng timbang. Ayan, sa gustong sumeksi dyan. Uminom lang parati ng isang basong katas ng Ampalaya. Ayan. Siguro isa sa umaga at isa din sa gabi. At ayon sa pag-study patungkol dito, ang Ampalaya daw is low in calorie, fat and carbohydrate. It keeps you full for longer and hence it can easily fit in your weight loss plan. And according in a 2010 issue of a report published in the journal BMC, Complementary and Alternative Medicine, it was disclosed that extract of better gourd helped the dissolution of human fat cells. Ayan. Nagko-close daw yung ating mga fats, mga taba ng mga selula sa ating katawan pag parati tayo umiinom ng katas or ng extract na katas ng Ampalaya. And growth of new fat cells. Ayan, nakapagbibigay siya ng panibagong growth na fat cells. It was further concluded that better gourd can be viewed as a natural agent for treating obesity. Ayan. Para sa mga obese dyan,
Tulad sa akin, medyo tumataba na dahil sa lamig dito, hindi na tayo nakakapag-exercise, wala nang na tayo pinagpapawisan. Ayan, uminom na lang tayo ng uminom nitong katas ng umpalaya. So marami pala itong naibibigay na mga benepisyo sa ating katawan. So ano pa? Meron pa. Ayan, nakakapag-boost din ng ating immune system. Ayan, ang sabi ng pag-study dito sa ano, sabi nila, better gourd fight viruses and bacteria and strengthens your immunity. It prevents allergy and indigestion. It prevents allergies. The antioxidant work as powerful defense mechanism against illness and also help fight free radical damage that can cause various types of cancer. In 2010, study was published in the Pharmaceutical Research Journal which stated that better melon or ang ampalaya is anti-carcinogen and anti-tumor properties. Wow! Napakagandang kaalaman, pandagdag kaalaman para sa atin. It also reduces the risk of prostate, breast, and cervical cancer. Ayan guys, so napaka very very educational. Ayan. So, ang last but not the least, ang ampalaya ay napakaganda din sa ating mga mata. Ayon kay Dr. Ashol Hai Barat, sabi niya na nakakatulong din ang ampalaya in preventing vision-related problems such as cataract since it has compounds like beta-carotene and vitamin A which are healthy for your eyes and strengthens eyesight. She adds it's also a good home remedy to treat dark circles. So ayan, pag sobra nating puyat, meron na tayong mga dark circles dito. So ayan, pwede pa lang home remedy ang ampalaya. As with everything, moderation is required. Excess consumption ng ampalaya juice may cause abdominal pain and diarrhea. So hindi ito maganda para sa mga nagbubuntis. At huwag lang susobra sa paggamit nito. Avoid taking too much ampalaya juice. Yun ang sabi niya. So, ayan. So, isang glass lang bawat araw ang pwede sa atin. So, ayan. Lalo na doon sa mga nagsasuffer ng diabetes. Yung obese tulad na, yung may mga tulad ng mga sinabi ko kanina, yung may mga karamdaman lang. Pero yung tama lang naman, ang ano natin, siguro mga kalahating glass lang ng juice or ng katas or ng extract ng ampalaya. So ayan, maraming salamat sa ating mga nanonood dyan. Alam ko at sana meron kayong nalaman, nakaalaman sa aking palabas. Ayan. Maraming salamat. At ulitin natin, ano-ano ba yung mga benepisyo ng ampalaya? Ito ay nakapagpabababa ng glucose or ng blood sugar level ng ating katawan. Ito rin ay nagpapaganda ng balat at nagpapalago o nagpapaganda rin ng tubo ng buhok. Ayan. Nakakawala din ito ng hangover at naglilinis ng ating atay. So may mga karamdaman dyan sa atay. So ito'y naglilinis. Ito rin ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang.
So, lalo na sa mga obesity, sobra sa timbang. So, kumain lang tayo ng ampalaya o di kaya mag-extract o gumawa ng juice ng ampalaya. At ito rin ay nagbibigay lakas sa ating immune system. So, ayan. Maganda rin ito para sa ating mata dahil sa taglay nitong vitamin A and C para naman sa ating kutis. So, ayan. Sana meron kayong napulot na magandang kaalaman sa araw na to. So, magandang araw. At para sa mga baguhan dyan, please subscribe po sa channel ko. At every week po, meron tayong mga magagandang kaalaman na isi-share po sa inyo. Maraming salamat po at sa uulitin. Bye-bye!